pa inyong restriction dito sa sa mga economic provision na gusto nila ipasok sa constitution mo. Nabanggit mo yung constitution, ano? Nabasa ko yung ginawa ni Robin Padilla, na Senator Robin Padilla, na suggestion niya na baguhin sa constitution. Ang akala ng tao, itong senador na ito ay mangmang, hindi. Malalim. Ganda kanyang suggestion. Kung matutuloy yun, parang pandesal na umarsa ang ating bansa yung suggestion ni Robin Padilla. Kabilang po sa ano po yung nakikita ninyong mainam na ipatupad po sa ilalim po ng panukala ni Senador Robin Padilla Mang Juan, dapat tama yung direction niya ngayon. Economic provision yung tinalakay niya. Ngayon, sa political side ng saligang batas, I want to kung isa-suggest niya. Pero yung kanyang panukala sa economic provision na babaguhin niya, napaka-simple, madaling maintindihan ng tao. At very effective yan. Yan ang key to grow the economy of the country for the future. Hindi pwede itong ganitong sistema na ginawa ng mga turista. Dito sa kanyang panukala, Mang Juan, gusto niya na i-insert yung phrase na unless provided or unless correct, otherwise provided by law, para mabigyan ng leeway yung mga mambabatas makapag-decide sa kung ano nga ba yung dapat gawin. Kasi kahit may batas pala, Mang Juan, na kung hindi ito magtawag nito, magsusupersede dito sa Constitution pala, kahit nais ng mga mambabatas na ganito yung sa economic provision, may hahadlang sa kanila dito sa Constitution. Yung prohibition, absolute. Yung kasalukuyang provision ng saligang datos natin, absolute. Pero itong si Robin Padilla, naglagay ng provision to open the issue of restrictive provision of the Constitution when the country needs it. Ayun. When the country needs it. Sino pinoproteksyonan mo doon sa saligang batas? Ang mga mayayaman lamang. Yung mga mahihirap, hindi nila kailangan yun. Kailangan nilang trabaho. Pagkain. Mahina ang paglago ng kabuhayan natin dahil dyan. Pero kung ito ay masusunod, itong panukala ni Robin, ay sigurado na maraming trabaho dito sa Pilipinas at lalago, usbong ang ekonomiya ng Pilipinas. Kumbaga, yung sa Constitution, Mang Juan, absolute yung restriction talaga niya. And sa panukala niya, medyo nandun pa rin yung restriction. Pero pag-aaralang mabuti ng mga mambabatas kung ito pwede ba ito. Ibinigay ang kapangyarihan sa legislatura, yun, sa Kongreso, upang baguhin, luwagan kung kailangan luwagan o higpitan kung kailangan higpitan. Meron din siyang panukala, Mang Juan, na ipinopropose din niya na yung mga foreigners pwedeng makapagmay-ari ng lupa ng hanggang 1,000 square meters. And para sa mga foreign corporation, hanggang 5 hectares. 5 hectares? Sa mga foreign corporation. Sa mga foreigner naman, makapagmay-ari ng 1,000 square meter. Foreign corporation, hanggang 5 hectares.
Basta gamitin lang ito for foreign direct investment. Ayun, siguro kailangan. Pag-aralan na mabuti yan. Maliit yung 5 hectares kung halimbawa gagawa ng steel mill. Halimbawa gagawa ng agricultural project kagaya ng pineapple, banana, rice, or anuan, soybeans, kung kaya soybeans dito, sunflower, ano magagawa na pa? Kung industrial naman, ay solar farm, halimbawa, pwede ba yung 5 hectares? Yun na. Kailangan, lugan, lahat yan. It depends upon the nature of the project. Mm-hmm.